May fishing ban na sa dagat ng Barangay Navota sa Calapan Oriental, Mindoro. Ayon sa LGU, nagabiso ang BFAR na hindi naligtas mangisda at magbabad sa dagat dahil sa oil spill. Wala po kaming hanap buhay ngayon dahil wala po kaming hindi po pwedeng mangisda. Halos 200 residente na rin ang nagkasakit dahil sa langis. Nabigyan na rin daw sila ng gamot. Kanina nag-aerial inspection ng Philippine Coast Guard at si Defense Officer in Charge Carlito Galvez Jr. sa epekto ng oil spill. Dito pala, medyo yung current magulo, hindi mo ma-predict. At saka talagang sabi nga ng mga expert is something extraordinary yung wave characteristics ng Mindoro. Ayon sa Coast Guard, ubos na ang marine diesel oil ng MT Princess Empress at ang karga nitong industrial fuel oil ang tumatagas. Hindi matiyak ang dami ng lumalabas mula sa higit 20 butas ng barko. Napuno rin ng ekspertong si Dr. Hernando Bacosa ang maalong kondisyon ng dagat kaya patuloy ang pagkalat ng langis kahit may mga spill boom. Sabi ni Bacosa, nakasama sa Interagency Task Force na tumutulong sa pag-aaral sa epekto ng oil spill, bagamat hindi pa raw malinaw ang eksaktong epekto nito sa Verde Island Passage, malino na matagal bago maalis ang epekto ng langis doon. Based on my experience in the state of Texas in the USA, so usually it takes years and perhaps decades, to really go back to the original state of the environment. Isa raw sa mga unang dapat tugunan ang epekto ng taga sa marine environment na kalaunay tatamaan ang food supply. We know na very rich ang area sa biodiversity. So pag na-disrupt mo yung pagkain ng ganitong isda, ng ganitong marine organism, chain reaction yan sa food web natin. Nga maapektuhan yung, shall we say, yung ability ng fish to lay eggs, nababaog ang isda. Sabi ng kumpanyang may-ari ng barko, nagsumiti na sila sa mga otoridad ng detalyadong cleanup plan kasama ang kanilang kontraktor na ipinatutupad na raw nila. Malapit na rin daw makumpleto ang contamination map sa mga apektadong dalampasigan na tututukan ng cleanup ng mga LGU. Inihahanda na rin daw ang mga natukoy ng pansamantalang pag-iimbaka ng mga hinangong langis at para masigurong wala itong epekto sa kapaligiran at mga komunidad, magmo-monitor daw sa mga ito ang PCG at Environmental Management Bureau. Nakipagpulong din ang PCG sa ilang opisyal ng South Korea para sa pagdating ng Korean Coast Guard Response Team na tutulong sa cleanup. Para sa GMA Integrated News, Dan Atingkuhong, Konakatutok, 24 Horas.